kami po mismo yung physical na nag-asikaso ng preparasyon nito pong maisugrali. Kasama po ang buong team ng TAPS Coalition, nagsadya po kami sa mga LGU. Dahil after po ng Davao, nag-start na po kami mag-planning. Ang una po naming i-name dahil dito po sa Bulacan gagawin, para lang po magka-idea lahat, historical significant, dito po naganap ang kauna-unahang republika at ang kauna-unahang konstitusyon ng Pilipinas. Kaya dito po ang napili ng ating mahal na dating Pangulong PRRD para i-launch ang peace rally na ito. Ngayon po, lahat po na naging pagkilos namin ay nakabatay po sa mga umiiral pong batas. Lalong-lalo na po yung batas pambansa 880 na karapatan natin na maglunsad ng mga malayang pamamahayag kagaya po ng isang peace rally. So, ang nakalagay po doon, kailangan po kung public place or freedom public place ay kailangan magpaalam sa LGU para magkaroon ng permit. Kaya naman, nagsadya po kami sa provincial capital at saka po sa city government of Malolos para ipagpaalam dahil ang target po natin sana noon ay Malolos. Ngayon, nagkataon po, nung pumunta po kami doon, sinikap po namin na magkaroon ng schedule. Even ang national organizer kasama po namin na makipag-usap sa mga LGU. At kala po namin okay na dahil na-pencil na yung schedule. Pero nagtataka po kami every time na bibigyan po kami ng bagong schedule, after few days, binabawi. So, naging na-delay po ng gusto. Kaya nag-shift po kami ulit. Tinignan ulit namin yung batas pambansa 880. Ang sabi po doon, kapag private property yung pagdadausan ng rally, hindi na po kailangan ng permit, pero kailangan po i-inform ang local government. So, yung first venue po namin sa Malolos pa rin, isang malaking industrial park, nakausap na po namin, meron na po nag-mediate para iayos yung venue. Okay na po, napapayag na po namin. Ngayon, bumalik po kami sa LGU at nakipag-coordinate na po kami sa provincial police para sundin yung nakalagay na i-inform yung pong ating local government at ang kapulisan. But sadly, ilang araw po, 4 days after, ay binawi yung pagpayag doon sa industrial park sa pamamagitan po ng isang board resolution na itinedecline po yung kahilingan natin. So, the whole of March, hanap po kami ng hanap ng private place para lang maidaos. Ngayon po, nagtataka po kami nung una bakit nasa private na may pumigil pa rin. Ngayon, humanap po kami ng venue ngayon. Pangalawang private property. Nakipag-coordinate po kami ulit sa LGU, sa Provincial Police Office, para muling ipaalam na tuloy na po yung peace rally natin. April 19 po yun sa pagkakatanda ko. 2 o'clock ng hapon. Ngayon, ilang oras lang po nung ding araw na yon, tumatawag po yung may-ari ng property. At ang sabi po, mayroong dalawang SUV van, ay SUV na pumunta. May tatlong lalaki po na naka black jacket, parang office jacket siya, at nakabaligtad yung ID. At ang sabi po, huwag payagang idaos ang maisugrali dun sa property nila. Kung gusto man nila idaos yung maisugrali, huwag sa Bulacan. Baka ika magaya sa governor ng Davao at sa mayor ng Cebu ang nangyari. So, na-threaten po yung may-ari. Baka iniisip niya, baka sa kanya i-blame pagka nagkaroon nga po ng problema. So, binawi po. Ngayon, that day din po, pinuntahan namin yung may-ari. Pinakita po namin lahat ng legal papers na ginamit po natin para maging legal yung ating pong isasagawang peace rally. Dahil, sisiguraduhin po natin na ang mga nandito po sa harap, hindi po kami inililigaw. Tinuturo po sa amin yung tamang pamamaraan kung paano maging maayos, maging mapayapa po ang pagsasagawa nito. Kaya ikinalulungkot po nila na tinakot o hinaras yung may-ari. Kaya
nung pinakita po yung mga documents, legal documents, napapayag naman po namin. Dahil naintindihan niya na legal naman pala. Dahil mayroon din po kaming papel galing sa may-ari na authority to use the property. Kaya lahat po dokumentado at areglado. Kaya ito pong mga ginagawa natin, sisiguraduhin po natin, wala pong nilagpasan na kahit anong tuldok sa ating batas. Kaya po nagtataka po kami na napipigilan ng LGU.